Bakit ka na-hospital? Ano yon? Oh. Ah, na-overfatigue po ako. Ay, kasi... Ito yung totoong hindi kinaya ang buhay showbiz. Oo. Na-overfatigue kasi nanibago yung ano yung katawan ko sa... Yung schedule kasi namin po sa One of the Days, iba po kasi siya talaga eh. Since sa Bataan po yung main location ng taping natin. So, every 4 hours of ano of travel. So, nagpapakotime sila ng 6 a.m. So, syempre yung katawan mo, may gising ka ng... Madaling araw. 3, minsan nga, pag 5 a.m. 1 o'clock, ka na. So, naninibago yung katawan. Ito na siya. Ang nakaipon na dahil sa tinted derm. Ano nangyari nung na-hospital ka? Ito, ano ginawa ni Ken? Dinalong niya ako. In fairness sa kanya, surprise niya ako sa mga paborito kong pagkain na hindi ko alam na alam pala niya yung mga paborito. Tinetake down pala kanya. Ano ano yung mga paborito kong pagkain? Binili niya ako ng Max's chicken. May ligas siya sa ano, chicken, sa roasted chicken. Oo. Tapos may ligas siya sa mga desserts, sa mga pastries. Yan. Happy siya sa mga pag may mga donut. Yan. Happy na siya doon. Simple lang. Bumaling ka agad. Simple lang. Kumating. So effective yung mga pagkain na yun at tumalong ka. Ha? Hindi, wala nga siyang ano yun. Yung literal surprise. Di, wala siyang pasabi kung kailan siya pupunta, anong oras, gano'n. Kumatok lang siya sa ano, bito. Naaray ng danger siya. Pagano'n pa na oh, siyempre naman din, siyempre, gusto ko bibisitahin ko talaga to. Lalo na, ang tagal niya sa ospital, lalo sa isang lima, parang araw. Limang araw siya sa ospital. Sa De Los Santos. Ano yung taping niyo, medyo na... Stop po siya, kasi dinicare po ng doctor talaga na I really have to... Actually, kailangan allowed talaga ako to have 8 hours of sleep. Kasi po, talaga mo bibigay po yung cut. Sakit din po kasi talaga ako noon pa. May special tatay pa lang talaga nagkakasakit na siya. Pumalya ka lang ng kaunti sa tulog. Siyempre po, singer din po ako. So parang matirin po yung boses na nasasama po siya, nawawalan din po ako ng boses. So yun po, talagang extra care na lang talaga sa pahinga, pag talagang may ano, ipahinga na lang, tsaka pati rin sa pagkain din. So na-touch ka naman? Wala siyang... Oo naman, sobrang touch ka, hindi ko nga kinain agad yung mga dinala niya. Kasi sabi ko parang, display, joke lang. Hindi, kinain ko agad yung Max's. So, sarap kasi talaga ng Max's. Okay, sabi niyo kita kanina, kung pwede lang forever kahit. Alam mo, totoo yun. Ako yun. Ako din, totoo yun. Hindi, cross my heart. Talaga, sinasabi ko yun sa kanya, sinasabi ko rin sa production. Kung sana laging si Rita ang makaparehas ko. And, wala na, ngayon ko lang masasabi na ang swerte ko sa leading lady. Oh. And, happy ako na, yun nga, kung sinabi niya na, pwede forever. Ako din, sana forever na siya yung maging partner ko. Pero totoo yung sinabi mong nagsiselos ka pagka meron siya? Oo, oh, totoo yun. Sinasabi ko din yun sa kanya na parang, uy, bak ganon yung feeling na pag meron siya, alam kong trabaho lang, wala naman yun, na nagulat lang din ako sa sarili ko na may ganon pala ako na hindi kasi ako seloso. Alam niyo yun, tapos nung nakita kong... Sino yung pinagsilosan na yun? Hindi, kahit ano lang siya, kuwari, ma-partner siya sa iba na nag-guest lang naman, or kuwari, kumanta silang dalawa. So, ba't yun lang yung nararamdaman ko? Dapat ako yun, bakit ganun? Dapat, so, may pagka-possessive ka? Hindi naman possessive, pero parang nagtaka lang din ako sa sarili ko na... Yung parang, parang wala naman akong karapatan na angkin siya, pero parang inaangkin ko siya. Yung ganun yung pakiramdam. Ano ka sasabi mo, Marita? Kaya ka ba ang kininga niyan? Ay, agad-agad! Kaloka! Dami pa kaming kakainin. Oh, oh. Ano ba pa yung kainin, ha? Bagay mga angkina na ganyan. Oo, kanina pa yan, ha? Ikaw ba nagsiselos ka rin? Kapag? Pagka nakikita mo siya. Oo. Pag ano, pag may... Bakit tawang tawa si Ken? Pag may ano, ganun din. Pag may biglang siyang kasama, may katabi, ganun. Pag may kaharutan, parang... Pero ano, feeling ko may ano siya. Parang normal daw yun. Kasi syempre nagtanong din ako sa mga dumaan na rin sa love. Sabi nila normal daw yun. Yung iba nga daw kahit na boyfriend na nila na mismo, di ba, love team sila on screen, tapos sila rin partners din sila off screen. Tapos halimbawa,
super friend niya yung kausap niya, pag halimbawa kausap ng boyfriend niya yung isang friend niya, naging jealous pa rin. Kasi daw parang, sabi nila, kasi yan syempre araw-araw po kami magkasama eh. Tapos diba syempre parang, yun yung mga scenes din po na ginagawa namin, ay ginagawa rin ng mga, ng isang part, ng mag-partner. So, siguro normal yun, no? Kasi parang sila, halos araw-araw sila nagkakasama sa beauty derm. Ngayon, pag naghiwalay, di ganun din, hinahanap-hanap nila yung isa't isa. So, I think ganun, di ba? Kasi pag nasanay kang kasama mo yung tao. Ano yung pumipigil? Bakit hindi nagle-level up? At parang sa sarili nyo, sinasabi nyo hanggang loving lang talaga. Dahil nga may pangako kami sa isa't isa, sabi namin, oh, ito, marami pa tayong tutuparin ng mga pangarap. Well, naman, hindi ba mas makakatulong kung magiging kayo? Kasi, di ba, baka... Ako kasi nakita ko na yun eh. Naging kontrabida na rin ako ng ilang bida. Nakita ko kapag from love team on screen at naging partner sila off screen. Tapos pag nag-aaway sila, nakaka-apekto siya sa work. At hindi lang sa work namin, sa buong... mismong production. So, sabi ko parang hindi naman healthy yung gawin. Kaya ako yung work-work. Kasi pero iba-iba yan naman, di ba? Baka naman sa inyo mag-work. Kasi kami nililita as of now, talagang sobrang saya lang namin yung haruta namin na ganito. And ako naman, alam mo sa totoo lang ha, walang pinagkaiba ang meron kayong yung relationship na may label sa walang label. It's the same thing, it's just that yung iba lang may label. Pero yung relationship, masasabi ko pa nga na mas maganda yung ganito na magkaibigan kami ng sobra-sobra na close, na talagang tulungan kami sa isa't isa, love namin yung isa't isa. At kapag nilagyan ng label, kasi nag-iiba na. Actually, paano kung ma-fall naman kayo sa iba? May karapatang bang magselos nga yung isa? Oo. Grabe. Pero kasi ako rin, ako hinahanda ko yung sarili ko na talaga na, syempre isang araw darating tayo sa ganun eh, na may iba nang kasama. Si Kel, di ba? Darating yung isang araw na meron din siyang ibang inaasikaso. Ako open, well, kami, open kami sa ganung setup na syempre darating talaga sa ganun. Alam naman natin that showbiz isn't forever. At hindi naman, kasi syempre hindi naman kami forever, ako hindi naman ako forever 24 at hindi rin siya forever 26, diba? So syempre may mga bagay na ito ngayon, kaya nga po ayaw namin sayangin eh. Kasi ito po yung binigay sa amin ni Lord ngayon eh. So gusto po namin itong alagaan kung ano yung binigay niya sa amin. Kanina, Rita, parang galing sa ilong yung sagot mo kung meron ka bang love life or what? Single ako, kanoka. Hindi mo masagot ng ano diretso kanina. Siyempre kanina. Kasi ako sanay ng mga ganong tanungan eh. Oo. Parang may alam kayo sa isa-isa na ano? Tinatago. Wala, may tinatago daw. Bilihin ka bang love life? Ano, Rita? Wala naman. Wow! Ano, Ken? Alam ka ba, Ken? Love life ako. Hindi, siya. Alam ka ba dyan? Nililihim yan? Wala. Alam namin lahat. Alam na namin lahat isa sa totoo lang. As in, siguro sa lagi yung sinasabi, mas marami pa siyang alam yung isa na mama ko. Pag natingin kami talagang yun na yun, tawanan na lang. Alam namin kung kailan siya gutom gana. Kahit siya makapagutom. At the best sa inyo yung ganyan na wala kayong relasyon. Totoo yan. May ganyan din. Totoo po yung dito. And then syempre, ako, I'm still a fan. And of course, nafe-feel ko yung nafe-feel ng fans namin and supporters namin with this, you know, with this issue na bakit ba hindi na lang gawin, tapahanin na lahat. Kumbaga, yun nga yung parang verse. Pero ito nga po, since masaya kami ni Ken, so kung anong meron kami, sana po, respect nyo rin po yung kami, yung decision namin as individuals na ito talaga, masaya kami dito eh. So, at mas okay yan, kasi sinasabi nyo, kemi-kemi, ganyan-ganyan, kasi naman na ine-etros namin, yung mga tao. Ayaw namin na lakuhin sila na kami na, pero hindi naman. Hindi naman talaga. Hindi naman dapat ganun. Kasi syempre, they also deserve the, you know, truth. Kasi syempre, dahil sila rin, malaking parte din sila ng buhay namin. Dahil totoo yun, dahil sila yung tumutulong sa amin kung nasan kami eh. Totoo. So parang naging package deal kayo dito, no? Sa beauty derm. Hindi, actually, nung tumawag sa akin... Si-refer mo si Rita. Nung tumawag sa akin ng hindi... Oo na, matagal na sa actually, hindi po ako. Nung tumawag sa akin ng beauty derm, ng my special tatay, gusto na kaming kunin ng beauty derm. Kaming dalawa, ako na lang po ako. Kasi... Okay. Meron pa siyang ibang ini-endorse, no? May iba kasi na
hindi man ka naman pala. Kailangan hintayin muna, so ngayon yung tamang oras. hindi kasi papunta na doon, tapos hindi siya na talaga natuloy yung endorsement na yun. So, syempre, giveaway dun sa talagang, dun saan dapat.